Bago mo iskip ang video na ito, may challenge ako sa iyo, Kawarrior. Dahil may mali dito na gusto kong mapansin mo. Ito ay sa pagitan ng nagpapanggap na homeless at sa barangay official na ito. Dahil kung basta mo nalang panonorin ito, ay hindi mo nga mapapansin agad na may mali dito. Dahil ang unang mapapansin mo sa dalawang ito ay ang kabutihan ng kanilang mga puso. Eh, Kawarrior, mga mabubuting tao yan ha. Gusto lang naman mag-spread ng kindness at inspirasyon lalo na sa mga kabataan. Oo naman, Kawarrior. Naiintindihan ko ang layunin ng video na yan. Totoo naman na may mabubuti silang puso. Pero, hindi lang nila siguro napansin na may mali silang nagawa. Wala naman kasi perfectong tao. At pag napansin mo ang sinabi kong mali, maaaring pakicomment sa comment section at ating pag-uusapan kung tama ba ang napansin mo. At sabay-sabay nating itama kung ano ang mali para na din sa mga kabataan na makakapanood ng clip na ito. Kuya, baka pwede kumingi kuya, pambiling pagkain ko lang kuya. Pambiling pagkain? Baba kuya. Nasaan ka? Diyan mo sa mabalakat kuya. Balakat? Opo. Ano ka nakarating dito sa Angeles? Wala, palakad-lakad lang po ako kuya. Yung face mask mo, isin mo. Ay, sige po. Maraming ano kaya, sakit. Opo kuya. Makalot. Opo. Kumain ka na? Hindi pa nga po kuya. Ang oras na ba? Launa na, hindi ka pa kumain? Hindi pa po kuya. Kahit magkano lang po kuya. Sambil ko lang po ng tubig. Saan ka sa mabalakat? Nanda pong si Vera po kuya. Nagano ka dyan? Nagkakalakal ka, ganyan? O ito ano? Apo. Hindi ka na ng pagkain mo. Apo. Tubig. Sige kuya, salamat po kuya. Oo, sige. Init yung face mask mo, no? Apo kuya. Sakit ngayon. Apo kuya. Sa ito kuya? Sa itong, kuya, kasi sa itong basura, kuya? Ha? Sa inyo po ito? Sige. Akin na lang po. Oo, sige. Sigurado ka, kuya? Hindi sa ito, kuya? Hindi, sa ito. Kuya, may laman po, kuya. May pera po, kuya. Ha? May pera po laman, no? Ang dami. Sige. Diyan mo makita? Opo kuya, dito po. Ito, ang dami pong laman kuya. Bakasin niyo po ito. Hindi, hindi. Dito ka. Opo kuya. Hindi po sa inyo ito kuya? Hindi sa akin yan. Hindi, doon ko po nakita eh. Baka na naglag po sa sasakyan niya. Diyan po kuya, oh, puro ano. O? Oh? Dirty mo naman ah. Puro ganyan po kuya, o. Oh. Bakasin niyo po ito kuya. Hindi. Ganito na lang. Opo kuya. Uwi mo na lang sa pamilya mo yan. Bili ka ng bigas, pagkain niyo. Hindi, baka sa inyo hindi, po ito. Hindi, sa akin yan. Hindi sa akin. Kasi sa totoo lang po kuya, kailangan ko rin po ng pera dahil gusto ko rin po umuwi ng probinsya. Kaya lang, siyempre kuya, sa tamang paraan po kasi hindi naman po sa akin ito eh. Oo, gamitin mo sa magandang ano. Pero una mo yung pagkain. Pagkado ka kuya, hindi sa ito? Hindi sa akin. Atin na lang po tayo kuya. Hindi. Tabi mo para sa pamilya. Para sa anak mo, tabi mo. Hindi, kuha na lang po ako ng isa sa ipod lang. Ay, hindi. Tabi mo na lang para sa pamilya mo. Sigurado ka kuya? Oo, sigurado ako. Seryoso po kuya? Oo, seryoso. Sabihin mo na lang para sa ano? Sa mga pamilya mo, sa anak mo. Sige kuya po. Kanina pa ako nasiraan dito, hindi ko nakita yan. Kung dito pa lang, napansin mo na kung ano ang mali dito, Kawarrior. Aba, ikaw ay isang kahanga-hanga dahil ikaw ay matalino at may matalas na pag-iisip. Tapos kung gusto mo muna ng probinsya, kung aabot yung pera na yan, gano'n na lang yung gawin mo. Opo kuya, paano po 100 kuya? Hindi, sige, tabi mo na rin yan. Hindi, okay. May pera na rin ako kuya. Para hindi na magalaw yan, ito na yung biling mong pagkain ngayon. Uwi muna sa pamilya mo yan. Sige po kuya, salamat po kuya. Opo. Sige po kuya. Ingat ka. Opo kuya. Sakti mo ah. Duko po na kuma sa basura kuya. Ingat ka. Hey kuya. Ano? Hindi pala sa akin to kuya, baka may maganap po eh. Huh? Hindi po sa akin. Hindi. Wala naman naka ano dyan eh, nasa basura, di ba? Opo. Oo. Para sa'yo talaga yan. Opo kuya. Salamat po kuya. Sabi mo na lang para sa pamilya mo. Hindi kuya, may sabihin po ako kuya. Oo. Okay lang po. Ano yan?
nagbibideo lang po kami kuya, sinasubukan lang po kita. Akin din po talaga ito kuya yung video namin kuya. Ha? Lagya. Ayun po yung video namin kuya. Buti kaya hindi mo kinuha kuya. Ha? Buti hindi mo kinuha, sinabi kong di akin. Buti naisipan mo hindi kunin. Eh hindi, siyempre ano eh. Ikaw yung nakakita, ikaw yung nakapulot. Trabaho naman, kahit papaano nakaraot. Apo. Hindi, napakabayad mo. Siyempre, hindi ko rin masasabi na hindi lahat ng tao katulad nyo. Ah, sa barangay po kayo nagtatrabaho kuya? Oo, barangay driver. Ha? Barangay. Swerte ng kapitan nyo kuya, no? Mayroon siyang tao na katulad mo na honest po. Yung hindi mapang-abuso, hindi mapang-angkin. Kuha dito ba? Kaya kuya, ito yung camera namin kuya. Napakabait mo kuya, no? Hindi nyo naisipan na kunin kuya, siyempre nangangailangan din po kayo. Hindi, kasi sa sitwasyon mo, opo, parang ikaw yung mas nangangailangan eh. Kasi ako may trabaho naman. Galing ng mga katrops, no? Bilib ako kay kuya. Barangay ka sa Kutod kuya? Barangay Kutod driver. Ah, okay. Salamat po kuya. Pero kuya, malaki itong binigyan niyan sa dahil kung totoong bulubi po kuya. Malaki po ito dahil sobrang pagkain to. Oh hindi, kasi ito lang. Bago sweldo lang ako eh. Ah, kakasahod lang? Oo, kaya ganun. Meron pa akong natira. Sigalo. May anak ka kuya? Meron. Ilan yung anak mo kuya? Lima. Lima? Oo. Dami. Ilan taon ka na kaya? Hindi naman sa pangano. Ilan taon ka na po? 27. Pakita mo yung mukha mo kuya para makita nila. Naiya ako eh. Hindi kayo sana sa camera kuya? Hindi. Kunin mo ito kuya yung pera mo kuya. Kuya, dahil sa kabutihan mo kuya, bibigay ko sa inyo yung 5,000 kuya. Ganun yung kami nyo kuya. Totoo yan? Totoo, siyempre. Hindi naman ako nagbibiro. Siyempre, may gininto ang puso ka. Yun yung pinaka-importante. Kaya, 1. Kayo magbilang kuya. 1, 2, 3, 4, 5. Yan kuya, sa inyo na yan kuya. Totoo to? Opo kuya. Eh, parang naluluha ako kuya. Laking tulong sa akin to. Seryoso yan kaya sa inyo po yan kuya. Siyempre kaya kulang pa nga sa gantimpala dahil napakabuti mo kuya. Alam nyo kuya, yan yung hinahanap namin na parang tao na lalo na sa gobyerno kayo nagtatrabaho. Alam na alam namin hindi kami mapapahamak na mahihirap. Laking tulong sa akin to. Ba't umiyak ako yan? Hindi, upaluwala. Umiyak si kuya mga katrops. Napakabait ni kuya. Ngayon, tama ba ang napansin mo kawarior sa napansin ko? Na ang bagay na hindi sa iyo ay hindi tamang angkinin mo. Ang sabi kasi ng barangay official, sa'yo na yan. Iuwi mo yan sa pamilya mo. Mabuti ang layunin, pero mali yun dahil hindi niya naman pag-aari ang pera at hindi rin pag-aari na nagpapanggap na homeless ang pera kung ito ay totoong sitwasyon at hindi prank kahit ba ito ay isang prank lang. Kung ang pagkakala mo ay nadampot lang din ng homeless yung pera at hindi mo pa alam na pinaprank ka lang, sana ang ipinayo ni Kuyang Barangay Official ay ibigay natin yan sa kinauukulan para kapag may naghanap ay maibalik natin sa may-ari. Kasi what if kung totoong nangyari ang sitwasyon at hindi yan prank, kawawa naman yung nawalan. Oo nga, kawawa yung pulubi, pero hindi ba dapat kapag hindi sayo, hindi mo dapat angkinin dahil sa batas? Yun ay pagnanakaw o theft. Ang theft ay yung kinuha mo ang isang bagay na walang paalam, hindi mo pag-ari at ginamit mo sa sarili mong pakinabang o kapakanan. Sa kaso nito ni Kuyang Barangay Tanod, wala naman sanang masamang layunin. Sa kagustuhan niyang makatulong sa kapwa, hindi niya na naisip na mali ang angkinin ang hindi mo pag-ari. Ang totoo, mali nga din yung pagbibigay ng tanod ng 100 doon sa homeless na nagpapanggap. Oh, sigurado maraming magtataas ang kilay dyan at babanatan ako sa comment section sa mga hindi nakakalam, lalo na sa mga keyboard warrior. Opo, mali po yung ginawa ng tanod na binigyan niya ng pera dahil nalalabag nito ang anti-mendicancy law na bawal ang magbigay ng limos sa mga pulubi sa kalsada. Maganda siguro mga kawarrior kapag may mga ganitong sitwasyon ay pagkain na lang din ang ibigay natin para siguradong nakatulong talaga tayo para iwas din sa alam nyo na ang panahon ngayon. Tulad niyan, di niya alam vlogger pala. Sa isang banda, saludo pa rin ako sa kabaitan ng tanod na ito. Pero, dapat mo lang alalahanin sir, na ang bagay na napulot mo ay dapat isurrender mo sa kinauukulan. Para maibalik sa tunay na may-ari,
hindi po tama na ibigay din sa ibang tao kahit sabihing homeless pa ito. Pero ang mas may malaking responsibilidad dito ay ang vlogger. Dapat inisip dito na maraming makakapanood na kabataan sa kanila, lalo pat ikaw ay isang influencer. Dapat maging maingat tayo sa pag-upload ng mga video natin. Dahil may mga kabataan na nakakapanood sa atin na maaari tayong maging idolo nila, kaya maging responsable sa pag-upload. Tulad ng sitwasyon na ito, baka isipin ng mga kabataan na nakakapanood nito ay tamang mangangki ng mga bagay na hindi sa iyo dahil lang sa may matindi kang pangangailangan. Ang pagnanakaw o theft ay may pananagutan sa batas. Under Article 308 po ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang theft ay committed by any person who, with intent to gain but without violence against or intimidation of persons nor force upon things, shall take personal property of another without the latter's consent. Kaya yung mga bagay na napulot mo lang, dapat mo itong isurrender sa kinaukulan, tulad ng barangay, pulis, o sa isang mayor, para maibalik ito sa may-ari, maliit man o malaking halaga. Dahil kapag inangkin mo yan, pwede ka pang makasuhan ng theft. Eh, pambihira ka naman, ka-warrior. Wala naman sigurong intensyon na masamayang si vlogger. Gusto lang din siguro niya magbigay ng inspirasyon sa iba. Wala naman talaga, at ramdam ko rin naman na may mabuti siyang puso at matulungin. Kaya magaan ang loob ko sa taong tumutulong sa kapwa. Dahil yan din ang layunin ng ating munting channel. Ang totoo nga, lagi kong pinapanood yung mga vlog niya. Siguro hindi lang nila masyadong na-check na may sabit pala yung video nila. Ang sa akin lang naman ay gusto kong itama ang nakita kong mali. Wala namang kasing perpektong tao. At siguro kapag itinama din ng ibang pagkakamali ko, ay magpapasalamat pa ako. Sana may natutunan ka sa episode na ito. At dahil nakarating ka sa dulo ng video na ito, pasasalamatan kita, ka-warrior. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli at ingat kayong lagi. Peace out!